Ito ang sintomas na naranasan ng ilang nagka-mild COVID-19 matapos nilang gumaling sa sakit. Sobrang short term ng memory ko, yung people are sharing something, no? Halimbawa, in a meeting. I'm trying to absorb it, pero I come up blank. Alam mo yun, parang... Saglit ng pause muna, guys. Ano nga ulit yung pinag-usapan natin? Parang ganon. Pag nagluto tayo sa rice cooker, kasi yung rice cooker naman, you have to, ibaba. Nakalimutan ko siya ibaba, and then... Parang almost 2 hours. Tsaka ako lang natandaan na may sinalang pala ako sa rice cooker. Madali ako ma-distract. Demotivated ako that time. Hindi ko pa sure kung bakit. Until yun nga, I read about yung brain fog nga dun sa mga COVID-19 survivors. Then sa ako lang na-realize na maybe it's actually one of the effects. Ang mga sintomas na nakausap namin, pareho sa sintomas ng mga taong in-interview ng mga researcher sa University of Oxford sa United Kingdom. Ayon sa kanilang pag-aaral, may posibilidad na makaranas ng memory loss at mahirapang mag-focus sa mga pasyenteng gumaling na mula sa COVID-19. Ang lutang moment na ganito ay mas kilala sa tawag na brain fog. February 2021, nagsagawa ang researchers ng University of Oxford ng Memory and Cognitive Ability Test sa 135 participants. 53 sa kanila ang nagkaroon ng asymptomatic o mild COVID-19 infection. Tinawag nila ang test na Brain Game. Sinuri ang cognitive function o ang paggana ng utak ng mga participant gaya ng attention, memory, planning at reasoning. In this study, which is quite a small study, we found that surprisingly, young people who had COVID recently showed a significant declined memory and attention ability. Siya si Dr. Cijar Zhao, isang researcher ng Department of Experimental Psychology sa University of Oxford. Sa isang test na ginawa nila, nagpa-flash sila sa screen ng number mula 0 to 9. Kailangan pindutin ng mga participant ang space bar kapag lumitaw ang 0. In this task, we asked them to keep doing this for almost 10 minutes. People who said that they had COVID before, they showed a significant decrease in the performance over time, starting from 4 minutes onwards. Mas malaki ang ibinaba ng attention nila sa loob ng maikling oras kumpara sa mga tinest na hindi naman nagka-COVID. I would actually have my tumbler here sa room ko na may tubig. Minsan, pag sasalinan ko yan, so dadalhin ko sa baba, sa kitchen, and then pagdating ko sa baba, yung attention ko would be madadirect sa ibang bagay. And then makakalimutan ko na siya altogether. So when I go back up, parang bumaba ako eh. I need to do something. Ano nga ulit yung ibinaba ko? And then, oh my God, yung tubig ko. Oh, so bababa ka rin naman. At hindi lang pag-iksi ng attention span ang nakita ng researchers sa ginawa nilang pag-aaral. Mas madali rin makalimot ang grupo na nagkaroon ng COVID-19 ayon sa test na ginawa nila. Nag-display sina Dr. Zhao ng black and white images ng iba't ibang pamilyar na bagay. Ang task ng participants, dapat maalala nila ang 20 pictures. Immediately after the presentation, we tested their memory. So we give them some pictures. One of them was the one that they saw before. On that page, we also display pictures. For example, the target is a strawberry, and that strawberry is tilted to one direction. But we also had a little trick in that, is that we also have a similar object, which is also strawberry, but looks differently. If the person clicked on the right strawberry, right orientation, then perfect, that the memory about that object was accurate. 20 minutes matapos nilang gawin ng test, pinapili ulit sila kung alin doon ang nakita nila mula sa presentation. Dito masusukat kung tanda pa rin nila ang eksaktong itsura ng strawberry. That part we call it episodic memory. Dito nila nakita na may worse episodic memory ang mga participant na COVID-19 survivor. Ang mga sintomas na ito ay tinatawag na brain fog. At ayon sa mga pag-aaral, nagka-COVID symptoms ka man o hindi, maaari kang magkaroon nito. Siguro 2 months ago, nagpunta ako sa bahay ng friend ko, so may parking lot sa tapat nila. Nag-park ako, may dala akong bag. Pinatong ko yung bag ko sa motor ko, tapos nagsintas ako ng sapatos.
After ko magsintas, umalis na ako. May nag-chat sa akin sa Messenger. Nagtatanong siya kung nandito ako sa lugar na to. Sabi ko, bakit? Ba't mo? I mean, di ba, sobrang weird na may magtanong sa'yo na nandyan ka ba na hindi mo kilala. Pero yun nga, inano niya, meron ka bang nawawalang gamit or what? Ganyan. Sabi ko, wala naman. Tapos after 15 minutes ko pa na realize na, teka lang, asan pa na yung bag ko? Pero good news, bumalik din naman sa normal ang memory at attention span ng mga participant after 6 to 9 months. It seems to last quite long, but even without doing anything, your brain can recover over months, naturally. That's one side I think we don't need to scare too much about. And we need to be aware that what we're showing here, it's just a changing ability that measured by a very sensitive test. Sa ngayon, pinag-aaralan pa ng mga eksperto kung bakit at paano naaapektuhan ng COVID-19 ang utak ng tao. Nakita rin kasi nila ang sintomas na ito sa influenza noon. What can we hope for from this study that can help our fight against COVID? Yeah, this is a very small study. I really didn't expect this media attention. It makes me feel a bit scared of the two. I think you should look after your cognitive abilities, especially after this kind of disease, rather than just ignore them, thinking that, oh, this is probably just because of lockdown, because of the stress we have. Look after your mental health, look after your cognitive health in this dynamic changing world is quite important. I think that is what we were trying to tell to the public. And we also hope that this will attract more attention to long COVID. So hopefully we'll help more people and more patients to get recovered.